The only way to resolve this, no, para po na maituwid itong mali-mali yung tao dito, ang tibag-tibag, no, tiko-tiko na pagpatupad ng party system, buwagin na lang. It is a joke, no? Ay parang pinagtatawanan lang po ang ating 1987 Constitution sa kunwari daw binibigyan ng daanan itong mga marginalized sector sa ating lipunan. Ngayon na po tayo sa politika. Naku, hindi kompleto ang araw ng bawat Pilipino kapag hindi napag-uusapan ang politika. Aba, si Vice President Lenny Robredo nagpuna na dito sa party list system na gusto na nga ni Pangulong Duterte na buwagin na yan. Revoke the party list. Eh, tama na yan kasi inaabuso na nga ito, no? Nakikita natin lalo na po ng Makabayan Black, no? Yung mga makaliwa, ito po ang daanan nila upang makapasok sila sa ating House of Representatives, no? Aba, pati si Madam Lenny Robredo ay sabi niya kahapon, ay dapat daw itong mga problema sa party list system ay dapat na atubagin na, no? Sabi niya, the party list system should give representation to the marginalized sector, di ba? Napag-usapan natin yan dito na yung layunin po ng party list ay mabigyan po ng pagkakataon, no, or opportunity ang mga mahirap, yung mga mangingisda, yung mga magsasaka, ang mga urban poor, ng tinatawag na representation sa ating legislative body, no, yung House of Representatives. Pero ano po ang nangyayari, di ba? Ginagamit lang ito na daanan ng mga makaliwa, no? Meron silang urban poor, meron silang mga teachers, meron silang mga youth, meron silang kung ano-ano mga sektor. At ito po ang kanilang pamaraan upang makapasok dyan sa legislature. At the same time, inaabuso rin po ito ang party list system ng mga mayayaman na ayaw na nilang tumakbo pa sa mga distrito-distrito, kundi dito na sila dumadaan sa party list system. Kaya nga po nakakatawa eh, ang daming mga party list dyan na kunwari po ay para po sa mga security guards, para po sa mga market vendors, para po sa mga teachers, no? At kung ano-ano pa ng mga sektor na nagsasabi na sila daw ay marginalized, yung hindi po nabibigyan ng boses sa ating lehestatura. Pero po anong nangyari? Ah? Kundi ang mga mayayaman po, ang mga oligarko pa rin po, sila po ang tumatayo dyan bilang kinatawan ng mga party list na ito, no? Mga party list representation, no? Dahil binibili nila, parang binibili nila itong party list upang mabigyan ang sarili nila ng daanan na maging congressman din sila. At dahil po may pera sila, eh siyempre nakakabigay ng suporta para po sa isang magandang kampanya, no? Pagdating sa eleksyon. Kaya yan, no? Tignan nyo, mayroon dyan party list, security guards, pero hindi naman security guard. hindi naman security guard ang nakaupo dyan ngayon bilang party list congressman. No? So, tama naman po itong sinasabi ni Lenny Robredo. At matagal na po ito. Napakatagal na po ito na problema. Ay, mukhang ngayon pa lang siya natauhan. Mukhang ngayon pa lang niya na-realize na talagang tama si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.